So, ang ibig sabihin, handa ka nang tanggapin ang hamon na maging isang magbubukid na rin? Taas kilay na tanong ni Elijah. Oo, handa na ako. Mariing sagot naman ni Melanie. Pwes, sa tingin ko ang unang pagsubok mo ay ang makasundo ang manang ko. May pagka-istrikta yun at mabunganga. Normal lang naman yun sa isang ina. Sobrang linis nun sa bahay at ayaw ng tatamad-tamad. Oo, kahit ano pa yan, kayang-kaya ko. Ilang sandali pa ay dumating na rin doon ang manang Alma, ang pinaka-kinakabahang tagpo ni Melanie. Bitoy, Kaloy, itong mga tsinelas ninyo, hindi nyo na naman nilalagay sa tamang lagayan. Palagay nyo talaga sa akin ay katulong ano? Mga batang tong talaga. Unang tagpo pa nga lamang ay nasaksihan na ni Melanie ang sinasabi ni Elijah na pagiging bungangera ng ginang. Kinakabahan na nga siya dahil ilang hakbang na lamang ay magkikita na silang dalawa. Napatingin si Elijah kay Melanie na kasalukuyang pinagpapawisan. Melanie, okay ka lang? Mahinang tanong ni Elijah sa babae. Oo naman. Bakit naman ako hindi magiging okay? Nauutal naman itong sagot. Magandang araw po. Ako po si Melanie. Panimula niya. Ako po ang... Sabay tingin kay Elijah. Ang asawa ni Elijah. Ikaw ang Melanie? Taas kilay na tanong ni Manang Alma. Opo, ako nga po. Sa tindig at kutis mo mukhang hindi ka malang naturuan ng mga magulang mo na magbanat ng buto. O turuan man lang ng mga gawaing bahay. Tama? Yan ang mahirap sa mga mayayaman. Kaya walang alam kapag naghirap dahil inaasa lahat sa mga katulong. Bilog ang mundo, iha. Katulad ngayon, andito ka sa bukid na para bang isang sundalo na wala man lang kabit-bit-bit-bit na kahit anong sandata. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, mahirap ang buhay dito. Sobrang hirap. Kaya kung hindi mo kaya, maluwag ang pinto. Pwede kang bumalik ng Maynila at makipaghiwalay ka rito sa anak ko. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Melanie anak, you're my last hope in our company. With your help by marrying the Monteras last heir, you will save our name and legacy. Huwag kang mag-aalala, anak. The Monteras are very responsible and kind-hearted. Alam kong aalagaan ka nila, lalong-lalo na si Marky, the Monteras' son. Kaya anak, Melanie, I know you have care naman for our name, and I know you will help our company. I trust you, anak. Buong pusong sambit ni Don Leo sa kanyang anak na si Melanie. Nauunawaan naman ito ni Melanie dahil buhat ng mamatay ang kanyang ina, ay siya na lamang ang naging tunay na karamay ng kanyang ama. Kahit nandyan si Doña Lourdes at Francine na kanyang stepmom at stepsister ay hindi pa rin maaalis na magduda ang kanyang ama sa tunay na motibo ng mga ito. Kahit nasabihin siya ng bagong asawa ni Don Leo ay hindi pa rin niya talagang lubusang nakikilala ang mag-ina. Hindi rin naman niya kasi tunay na anak si Francine. Dahil na makilala niya si Doña Lourdes ay may anak na talaga ito sa unang asawa at iyon nga ay si Francine. I understand, Dada. Tawag ni Melanie sa kanyang ama. Don't worry, I will not disappoint you. I will do my very best at gagawin ko po lahat ng mga natututunan ko sa mga itinuro ninyo. Alam kong this is your biggest achievement. Kaya gagawin kong lahat para manatili pa rin sa itaas ang ating kumpanya. Pinangako ko po yan kay Mommy at ngayon ay muli kong ipapangako sa inyo. I love you, Dada. Sagot naman ni Melanie sa kanyang ama. Hindi batid ni Melanie na may karamdaman ang iniinda itong si Don Leo na hindi naman kayang gamutin. Tinaningan na rin ng doktor ang kanyang buhay at anumang oras ay pwede nang bawian ang buhay. Pilili niyang wag na itong ipaalam sa lahat maging sa kanyang asawang si Doña Lourdes para hindi na sila mag-alala pa. Kaya naman ganito na lamang ang pagbibili ni Don Leo kay Melanie dahil ang gustong mangyari ng Don
ay si Melanie maghahawak ng kanyang iiwang korporasyon at hindi si Francine. May mga mamamana rin ito sa kanya, ngunit hindi kasing laki at kasing dami ng kay Melanie dahil ito naman ang kanyang tunay na anak. Good job, anak. Alam kong katulad ka ng iyong ina na matalino at higit sa lahat ay malakas ang loob. Kaya naman umaasa ako na talagang mapagtatagumpayan mo ang lahat, lalo na kapag wala na ako. Sandali namang napahinto si Melanie. Dada, ano pang pinagsasasabi mo? Para namang namamaalam ka na. Malakas ka pa nga sa kalabaw at marami pa tayong pagsasamahan na masasayang mga pangyayari. Kaya please lang, Dada, huwag ka pong magsalita ng ganyan. Sagot naman ni Melanie. Oo naman, anak. Marami pa tayong pagsasamahan. At ngayon pa lang, gusto ko nang sabihin sa'yo na sobrang proud ako sa'yo. Tatandaan mo lagi yan, ha? Wika naman ng Don sa kaniyakap na lamang ni Melanie ang kanyang ama ng mahigpit na mahigpit. Dumating na nga ang araw ng itinakdang kasal ni na Melanie at Marky Montero. Lahat ay handang-handa na maging ang mga susuotin, reception at mga bisita ay ayos na iyon ng mga nakaplano. Buong puso rin itong tinagap ni Melanie dahil bukod sa malaking pagrespeto niya sa kanyang ama at sa kanilang iniingatang negosyo, ay personal na rin niyang nakilala si Marky at sigurado siyang magkakasundo talaga sila nito bilang mag-asawa. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi pa man nakakalabas ng silid si Don Leo ay sinamaan ito ng lasa. Mabilis itong naisugod sa ospital, ngunit diniklara na kaagad na dead on arrival. Minabuti na nga itong ipinaalam ni Doña Lourdes kay Melanie dahil karapatan naman talaga ito ng babae. Melanie, huwag kang mabibigla sa sasabihin ko. Kunot noong panimula ni Doña Lourdes sa dalaga. Kaagad namang kinabahan at nanlamig ang katawan ni Melanie dahil base pa lamang sa reaksyon ng mukha ni Doña Lourdes ay tila hindi na maganda ang sasabihin nito. Ma? Ano po yan? May problema po ba? Si Dada? Nasaan po si Dada? At sa sandaling yon, ay ang Dada ang biglang pumasok sa kanyang isip. Nanatili pa rin malungkot ang mukha ni Doña Lourdes. Hindi niya alam kung paano sasabihin ngunit kailangan na itong malaman ni Melanie kaya hindi na rin niya pinatagal pa ang kanyang sasabihin. Melanie, wala nang Dada mo. Wala na si Leo. Natagpuan siya kanina na walang buhay sa kanyang silid. Ikinaguho ng mundo ni Melanie ang balitang yon ng kanyang stepmom. Bigla namang bumilis ang tibok ng puso niya at hindi malaman ang gagawin. Gusto niya nang kaagad puntahan ang kanyang ama at mabuti na lamang ay pinahintulutan siya ng kanyang stepmom na puntahan ang kanyang ama sa ospital. Hindi maaaring mangyari to, ma. Malakas pa si Dada. Magkausap pa kami kahapon. Ang dami pa niyong magagandang sinabi at nangako pa siya sa akin na mahaba pang panahon ang aming pagsasamahan. Ma, anong nangyari? Gusto kong puntahan si Dada. At sa sandaling yon, ay isinama na nga ni Doña Lourdes si Melanie sa ospital kung saan nakalaging walang buhay ng katawan ng ama ni Melanie na si Don Leo. Pagkarating na pagkarating ni Melanie sa ospital at namatunton niya na ang kinaroroonan ng kanyang ama, ay doon na tuluyang lumagapak ang kanyang mga luha. Maging ang buong mundo niya ay bumagsak na rin. Lahat ng mga pangarap nila ng kanyang ama na sabay tutupa rin ay naglaho na rin. Marahang inihakbang ni Melanie ang kanyang mga paapapalapit sa katawan ng kanyang ama na wala ng buhay. Unti-unti niya nang ibinaba ang kumot na nakabalot dito. Nang makita niya ng mukha ng kanyang ama ay bigla na lang siyang napahawak sa kanyang bibig at humagulhol na lang sa iyak. Dada, Dada, ano ba? Ang daya mo naman eh. Kaya ba halos ang bibiling ka na kahapon kasi aalis ka na ngayon? Bakit ka ba ganyan, Dada? Hindi ko kaya to nung mag-isa. Hindi ko kaya nung wala kayo ni Mommy. Ang daya nyo naman eh. Melanie, let's go. Malayo pang pupuntahan natin. I promised your Dada na tutuparin ko to. He's gone. Come on. Ako nang bahala sa lamay at libing niya. Sambit naman sa kanya ni Doña Lourdes. Tuluyan na ngang nawala sa wisyo si Melanie at tila hindi na nauunawaan ang mga sinabi ng kanyang stepmom.
Ang tanging alam na lang niya ngayon ay labis siyang nasasaktan sa mabilis na pagkawala ng kanyang ama. She couldn't say anything at all. At ang tanging gusto na lang ay manatili sa tabi ng kanyang dada. Ngunit patuloy siyang pipilitin ng Donya dahil sa kanyang matagal na naplano. Babaligta rin niya ang sitwasyon at sasamantalahin ang kahinaan ngayon ni Melanie para sa pansarili nilang kapakanan ni Francine. Pero ma, mas kailangan ako ngayon ni Dada. Umiyak na sabi ni Melanie. Sa mga oras na yun ay parasahan ng hinawakan ni Donya Lourdes ang magkabilang pisngi ni Melanie at saka iniharap sa kanya. Makinig ka sa akin, Melanie. Alam kong masakit. Masakit din para sa akin dahil asawa kong dada mo. Sobrang sakit din para sa akin ang biglaan niyang pag-alis. Pero Melanie, mas malulungkot siya kung hindi maisa sa katuparan ng lahat ng mga ibinili niya sa akin. At iyon ay yung matuloy ang iyong kasal. Napakasakit din ito sa aking kalooban pero ayoko namang hanggang sa kabilang buhay malulungkot pa rin ang dada mo. Nandito naman ako. Ako nang bahalang mag-asikaso ng pamulang lamay niya hanggang sa libing. Melanie, katulad ng dada mo, sobra din akong proud sa'yo. At mas ipagmamalaki kita kung mas magiging matatag ka ngayon at gagawin ng matapang ang mga bagay at kondisyon na ipinagkatiwala sa'yo ng iyong ama. Huwag kang mag-alala, Melanie. Tutulungan ka namin ni Francine na magpatakbo ng kumpanya kahit na may asawa ka na. Kahit naman din habang buhay nating iyakan si Leo, hindi na rin siya maibabalik ng ating mga luha. Kaya Melanie, please, magpakatatag ka. Wika ni Donya Lourdes nang may kasamang pagluha. Nakatulala lamang si Melanie na punong-puno pa rin ng mga luha ang kanyang mga mata. Gusto niya magbigay ng reaksyon o ng komento. Ngunit ang sandaling to ay bigla na siyang napipi, nabingi at nablangko ng isip. Kahit gusto niyang sabihin na iba naman ang mga huling sinabi sa kanya ng kanyang ama kumpara sa mga sinasabi ngayon ng kanyang stepmom, ay hindi pa rin niya magawa dahil nga mas nauna ng balutin ng lungkot ang kanyang puso. Dahil hindi na rin sumagot pa si Melanie, ay isinama na rin siya ni Donya Lourdes patungo sa kanyang sasakyan. Nang matagumpay niya nang naisakayang dalaga doon, ay inutusan na rin niya ang driver na paandarin na ang kanilang sasakyan. Habang nasa biyahe ay tulala pa rin si Melanie. She's still thinking of his dada. At lahat ng mga magagandang alaala nilang mag-ama ang tanging naiisip lamang ngayon ni Melanie na namumutawi sa kanyang isip. Habang Adonya naman ay marahang napapangisi habang minamasdan si Melanie at ngayon ay tila nakikita niya na ang kanilang tagumpay ni Francine. Ilang oras din ang kanilang biyahe. Sa palagay ni Melanie, may ilang oras din yon. Nagsimula na siyang magtaka na igala niya ang kanyang mga mata sa buong lugar. Maraming puno, walang usok, walang ingay ng mga sasakyan. Tahimik, at higit sa lahat, walang gasinong tao. Hindi pa man siya nakakababa ng sasakyan ay umagaw na sa kanyang atensyon ng isang maliit na kapilya doon na natatakluban ng puno ng kamatsili. Hindi pa siya bumababa ng sasakyan dahil alam naman niyang hindi sila dito patungo. Ano naman ang gagawin ng isang bilyonaryang babae sa ganitong lugar? Kaya naman nag-usisa na siya sa kanyang madrasta kung bakit sila huminto sa lugar na iyon. Ma? Why are we here? What are we doing here? Usisa ni Melanie kay Donya Lourdes habang abalang kanyang mga mata sa pagmasid sa buong paligid. Wala siyang ibang nakikita kundi mga puno at pananim kaya sigurado siyang hindi na ito Maynila. Nasa labas na siya ng Maynila. Tumingin naman ang Donya sa my front mirror at saka tumingin kay Melanie. Andito na tayo. Naagaw naman ni Donya Lourdes ang atensyon ni Melanie sa sagot niyang yon. Po? I thought my wedding will be elegant. A billion worth of wedding. Mas malaki ang simbahan at hindi sa ganitong lugar? Paano mangyayari na dito ako ikakasal, ma? Nagugulo ang tanong ni Melanie sa kanyang madrasta. Sa sandaling yun ay nagyaya ng bumaba ng sasakyan si Donya Lourdes. Bumaba ka na para malaman mo. Pagkababa ng Donya ay sumunod na rin si Melanie. Tinungo niya ang direksyon ng paglakad ng Donya patungo sa loob ng maliit na kapilya na iyon na tila ba matagal ng panahon na hindi nasisimbahan.
Bago pa man sila tuluyang makapasok sa loob ng kapilya, ay muling kinausap ni Doña Lourdes si Melanie. Melanie, kaya ka rito pinadala ng iyong ama hindi para pahirapan. Gusto niyang matuto ka sa buhay. At ma-realize at ma-appreciate ang bawat maliit na bagay. Kahit naman nabubuhay pa siya, ganito rin ang sasabihin niya sa'yo. Pero dahil sa mga nangyari, kinailangan kong ako nang gumawa at magsabi ng lahat ng ito kahit masakit sa kalooban ko. Ang isipin mo na lang ay mahal ka ng dada mo kaya niya ito ginawa sa'yo. Malalampasin mo rin ito, Melanie. Sambit ni Doña Lourdes. Gulong-gulo pa rin ngayon si Melanie at parang kahit na ano pang paliwanag ang iharap sa kanya ay hirap niyang maunawaan dahil ang totoo, ibang-iba ang lahat ng nangyayaring ito sa mga sinabi at ibinilin sa kanya ng kanyang ama. At sigurado siya na si Marky Montero ang mapapangasawa niya. Siya rin ang magpapatakbo ng mga negosyo at magiging susunod na CEO. Kaya naman ngayon ay hindi malaman ni Melanie kung ano nga ba ang kanyang magiging reaksyon sa ginagawang ito ng kanyang madrasa sa kanya. Pero ma, this is all different. Lahat ng to, ibang-iba sa mga ipinangako sa akin ni Dada. This place is kind of creepy at sigurado ako maging si Dada hindi niya hahayaang tumira ako sa ganitong klaseng lugar. Sabi naman ni Melanie. Melanie, the time is running. Marami pa rin akong kailangang asikasuhin sa Maynila. Kaya huwag mo nang patagalin pa. Your groom and the priest are already waiting outside kaya halika na dahil nakakahiya sa kanila. Pwersahan na ang hinila ni Doña Lourdes sa mga kamay ng dalaga papasok ng kapilya. Nang matunto na nila ang loob ay biglang napahinto si Melanie sa may pintuan at saka tumingin sa may altar kung saan naghihintay ang lalaking kaniyang mapapangasawa na nagngangalang Elijah. Nakita na rin sila sa wakas ng lalaki at doon ay tila napako na ang kanyang mga mata kay Melanie. Halika na Melanie, nakakahiya na sa kanila. Muli ay hinila ni Doña Lourdes ang kamay ni Melanie papalapit na sa lalaki. Ikaw? Akala ko si Mark yung mapapangasawa ko. Bakit sa isang magbubukid? Nagugulhang tanong ni Melanie habang nakakunot ang noo na nakatitig sa isang lalaki na malayong malayo sa kanyang inaasahan. Melanie, siya talagang itinakda sa iyo ng dada mo at hindi ang mga Montero. That was all a lie. Kaya maiiwan na kita dito. Sabi nga ng dada mo, this is for your own sake. And for your own good. Hayaan mo na kami ni Francine sa Maynila. Kami nang bahala roon. Kami na muna magpapatakbo ng kumpanya at yun din naman ang gustong mangyari ng iyong ama. Sige Melanie, aalis na ako. Mister, kayo na pong bahala sa kanya. At tuluyan na rin umalis ang Doña at iniwan na lamang doon si Melanie kasama ang groom nito na si Elijah. Isang magbubukid na may dalawa ng anak. Hindi na rin nakapagsalita pa si Melanie at wala na rin nagawa dahil tila nagmamadali na rin umalis ang Doña. Kaya naman ngayon ay no choice na siya na sa isang magbubukid na talaga siya maikakasal at simula ngayon ay mag-iisang dibdib na sila at tuluyan ang magbabago ang kanyang kinagisang buhay. Seriously? Hindi pa rin makapaniwala ang dalaga. Nakaabang na rin ang pari doon na tanging sagot na lamang ni Melanie na yes, I do ang hinihintay. Ngunit bago siya magbigay ng isang sagot na maaari niyang ipagpasalamat o pagsisihan balang araw, ay muli niyang nilingon ang direksyon na dinaanan ni Doña Lourdes palabas ang kapilya at nagbabakasakaling muli itong bumalik at muli na siyang isama. Ngunit ni Anino ni Doña Lourdes ay hindi niya na matanaw. Gustuhin man niyang tumakbo palayo at habulin ang ginang ay hindi na rin magagawa dahil masyadong ang liblib ang lugar. At isip pa hindi niya rin kabisadong pabalik dahil mahina siyang makatanda ng direksyon. Huminga muna ng malalim si Melanie tsaka muling tumingin kay Elijah. Tinititigan ito ng malalim. Wala siyang makitang emosyon sa mukha ng lalaki na pananamantala bagkos ramdam niya na napipilitan lang din ang lalaki. Sa palagay niya hindi nagkakalayo ang kanilang edad at hindi naman niya maitatanggi na may taglay ding kagwapuhan ng lalaki. Kaya sa pagkakataong yon ay binanggit na rin niya ang mga katagang, "Yes, I do," nang labag sa kanyang kalooban.
Nang patapos ang pagkakasal sa dalawa, ay umalis na rin sila ng kapilya kasabay ng pare. Niwala na ang ibang tao roon maliban lamang sa kanilang tatlo. Kaya naman ngayon ay hindi talaga maalis ni Melanie ang kaba sa kanyang puso kung saan hahantong ang kanilang pagsasamang to. Niwala nga siyang ideya kung ano bang klaseng tao o lalaki itong si Elijah. Mukha namang mabait at may respeto pero ayaw muna niyang pakisiguro hanggat hindi pa niya ito tuluyang nakikilala ng lubusan. Tahimik lang silang naglalakad at binabaybay ang isang mahabang bukirin mula doon sa kapilya. Mainit ang panahon kaya naman panay ang reklamo ni Melanie dahil hindi siya sanay sa init. Niwala pa nga siyang nakikita ang kabahayan kaya minsan ay sumasagi na lamang sa isip ni Melanie na baka engkanto si Elijah o aswang. Hi, Mr. Elijah. Elijah ang pangalan ko. Seryosong tugon ni Elijah. Napa-hi na lang si Melanie dahil nagsasalita naman pala ang lalaki. Este ang kanyang asawa na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya lubos maisip na may asawa na siya. Tapos, isa pang magbubukid na kailanman ay hindi sumagi sa ulirat niya. Elijah, malayo pa ba tayo? Tanong ni Melanie na tila iniinda na ang sakit ng kanyang paa dahil sa high heels na kanyang suot. Medyo. Bakit? Sandaling huminto si Elijah. Nilingon niya sa likod si Melanie na kasalukuyang nakangiwi na ang muka. Masakit na ba ang paa mo? Tanong ni Elijah. Umiwas naman ang tingin si Melanie. Gusto sana niyang tumanggi pero hindi niya na talaga matiis ang sakit. Oo eh. Gusto ko sanang magipak na lang kaso. Hindi pa man natatapos ang salita ni Melanie na bigla siya nang lapitan siya ng lalaki at saka tumilikod at lumuhod sa kanyang harapan. Kargahin na kata. Namilog naman ang mga mata ni Melanie sa alok na yun ni Elijah sa kanya. Kahit mag-asawa na ay nakakaramdam pa rin siya ng iya. Dahil yun pa namang hindi pa naman niya ito nakikilala ng lubusan kaya naman hindi niya maiwasang maramdaman niyon. Nag-iisip muna ng ilang segundo si Melanie at dahil kanina pa rin naghihintay si Elijah ay sumakay na rin siya sa likod nito. Sobrang bilis ang tibok ng kanyang puso ngayon na para bang gusto nang kumawala at sigurado siyang ramdam na ramdam yun ni Elijah dahil dikit na dikit ang kanyang dibdib sa likod nito. Sa palagay ni Melanie ay ilang minuto rin ang nilakad nila. Este ang nilakad ni Elijah bago sila makarating ng tinitira nitong bahay kubo. Dito na tayo, sabi ni Elijah at saka marahan ang ibinaba si Melanie. Thank you. Pasasalamat ni Melanie nang nahihiya. Nang lumingon sa kanya si Elijah ay bigla naman itong umiti sa kanya. Mas lalo nga siyang pumogi kapag nakangiti. Tara! Nakangiti niyang yaya at saka nilahad ang kanyang kamay sa harapan ni Melanie. Hindi na rin nagdalawang isip pa ang dalaga kaya naman inabot niya na ito at sumama na patungo sa loob ng bahay. Ang ganda ng bahay mo. Ang aliwalas. Papuri ni Melanie kay Elijah. Pumasok na rin sila sa loob at mas lalong humanga pa si Melanie nang makita ang ganda ng loob. Kung maganda na ang bahay na iyon sa labas kahit simple, ay mas maigaganda pa pala ito sa loob at saka malinis. Wow! Napawaw na nga lang si Melanie dahil sa kanya nakikita. This is her dream house. Actually, spoiled brat siya at aminado naman siya doon ngunit ganitong klaseng peace of mind ang hinahanap-hanap niya talaga. Meron naman silang sariling rest house pero pakiramdam niya ay wala pa rin siyang kapayapaan sa ganon. Nagugutom ka na ba? Tanong na sa kanya ni Elijah at hinubad na ang suot niyang polong puti at ipinatong ito sa may upuan. Lalo namang namilog ang mga mata ni Melanie nang makita niya ang katawan ni Elijah. Sa isip nga niya ay maihahaling tulad niya si Elijah sa kanyang bahay na tinitirhan. Maganda na sa labas, pero may mas maganda pa pala sa loob nito. At ang tinutukoy nito ay ang magandang tikas ng katawan ng binata. Oo, gutom na ako, sagot ni Melanie pero nakatingin sa abs ang binata. Nang mahuli naman siya ni Elijah na nakatingin doon, ay mabilis na siyang nag-iwas ng tingin kasabay ng pumumula ng kanyang mukha. Alika na,
Mabuti't may niluto na si Manang na pagkain. Maupo ka na rito. Sandali namang napakunot ang noon ni Melanie. May iba pa pala silang kasama sa bahay na to at buong akala niya ay sila lang. Manang? Kunot noon itong tanong at lumakad na patungo sa kinuupuan ni Elijah sa may hapagkainan. Oh, nanay ko. Bakit? Tanong ni Elijah habang nagbubukas ng nilagang saging at saka isasaw-saw sa ginamos. Sandali namang natahimik si Melanie dahil sa ngayon ay hindi na lang siya kay Elijah makikisama kundi pati pa sa ina nito sa kanyang biyanan. O, wala naman. Siya nga pala, pwede ba akong magtanong? Nagtatanong ka na. Sabi ko nga, anyway, paano niyo nakilala si Dada? Usisa ni Melanie dahil talagang nagugulahan pa rin siya sa naisipang ito ng kanyang ama. Napaangat naman ang kanyang tingin si Elijah. Dada? Sinong Dada? Sa sandaling yon ay nabuo na ang labi sa pagtataka sa reaksyon ng mukha ni Melanie. Ito ang sinabi sa kanya ng kanyang madrasta na si Doña Lourdes, kaya ito pumayag. Ngunit kung ang Dada niya ang may pakanaan ng lahat ng ito, nagtataka siya ngayon kung bakit hindi kilala ni Elijah ang kanyang Dada Leo. Hindi ba si Dada yung daddy kong nagsat ng lahat ng to? Nasayo ako pakasal para raw matuto ako sa buhay. O wala kang alam doon? Nagbubulo ang tanong ni Melanie. Muling bumalik si Elijah sa kanyang pagkain. Sa isip niya ay tila napagkaisahan talaga si Melanie ng kanyang madrasta at stepsister. Iba kasi ang sinabi sa kanya ni Doña Lourdes nung huli silang nag-usap. Iba sa inaakala ngayon ni Melanie. Dahil nangyari na rin naman ang nangyari ay aaminin na ni Elijah kung ano ang kanyang nalalaman para wala na rin siyang maitatago pa kay Melanie. Hindi totoo yun. Diretsang sabi ni Elijah kay Melanie. Ikinabigla naman yun ni Melanie at sa pagkakataong to ay seryoso na ang kanyang mukha. Ano ka mo? What do you mean hindi totoo? Kunot na ang tanong ni Melanie. Dahil hindi ko kilala ang Dada na sinasabi mo. Sa tingin ko ay nagsisinungaling sa'yo si Doña Lourdes. Hindi naman makapaniwala ngayon si Melanie sa kanyang mga narinig na nagmumula sa bibig ni Elijah. Gulong-gulo ang isip niya at hindi niya talaga maintindihan ang mga nangyayari, kaya naman muli niyang inusisa pa si Elijah at alamin ang lahat ng mga nalalaman nito. Ano bang alam mo na hindi ko alam? Mariing tanong ni Melanie. Isang buwan ang nakaraan, buhat na magtungo rito ang mag-inang Doña Lourdes at Francine. Tahimik ang buhay namin dito at kontento na kami sa pagsasaka. Mahirap pero masaya. Masaya dahil kasama ko ang pamilya ko. At mahirap naman dahil sa sitwasyon namin na kapag walang ani, walang pera. Walang panggamot sa aking bunsong anak na may sakit sa puso. Itinigil naman sandali ni Melanie ang pagsasalita ni Elijah. Ano? Ano ka mo? May anak ka na? Ano ba itong nangyayari? Sa mga oras na yon ay napataas ang boses ni Melanie dahil sa mga revelasyon ni Elijah. Kalmado lang naman ang lalaki dahil sa kanya ay ayos na naman kung anong kahihinat na nung maging desisyon ni Melanie matapos niyang aminin ang lahat. Oo, may anak na ako. Dalawa. Sina Kaloy at Bitoy. Mga batang kalsada sila. Wala na mga magulang at palaboy na. Nang makita ko sila, naawa ako. Ayoko pa sanang kupkupin kaso ano nga bang ipapakain ko sa kanila kung wala naman akong ibang hanap buhay. Pero nangibabaw pa rin ang awa ko sa kanila kaya sabi ko sa sarili ko ay bahala na. Bahala na kung anong mangyari at Diyos nang bahala sa amin. May sakit sa puso si Bitoy at sabi ng doktor ay kailangan ng bata ng mahabang gamutan. Noong mga unang araw ay nagagawan ko pa ng paraan dahil malakas pang ani namin. Pero nang dumaang tag-ulan at salot ay matagal din kaming napatigil. At aaminin ko na hindi pa rin kami nakakabawi. Bawal makalampas sa gamot si Bitoy. Kaya yun lagi ang inaalala namin ni Manang. Hanggang noong isang buwan, bigla na lamang nagtungo rito ang mag-ina. Hindi ko sila kakilala at ganoon din sila sa akin.
May hinahanap lang daw sila na pwede nilang gamitin para sa kanilang pinaplano. At nang makita nila ako, hindi na nila ako tinantanan. Inalok niya ako ng malaking halaga, pakasalan ka lang. At sakyan ang mga kasinungalingan niya. Ilang gabi ko rin yung pinag-isipan. Ayoko talaga siyang tanggapin dahil kapag ginawa ko yon, may masasaktan na naman ako inosenteng tao. At ikaw yon, Melanie. Pero talaga mapaglarong tadana. Sumama ang lasa ni Bitoy kaya sinugod namin siya sa ospital. Hindi magandang ibinalita ng doktor para sa kalusugan ng anak ko. At kapag hindi pa namin siya nadala sa mga espesyalista, ay baka tuluyan na raw mawala ang anak ko. Kailangan namin ni Manang ng malaking halaga para maipagamot si Bitoy sa mas magaling na doktor. Nilapitan namin lahat. Pero wala pa rin may magandang loob na tumulong sa amin. Hanggang sa naisip ko ang offer ni Doña Lourdes. Ang buhay na ng aking anak ang nakasaalang-alang. Kaya kailangan ko na magdesisyon. Kaya naman nung gabi ding yun, kinontak namin ni Manang ang ibinigay niyang contact number. At doon ay tinawagan na namin sila at nagkalakas ang loob na tanggapin ang offer nila. Kaya Melanie, patawarin mo ako. Ngayon pa lang ay humihingi ako ng tawad sa'yo kung naging makasarili ako. Nasa iyo ng desisyon kung aalis ka o mananatili. Hindi kita pipigilan dahil karapatan mo naman ang magalit. Pero Melanie, gusto lang kitang paalalahanan. Kapag bumalik ka sa Maynila, parang pinahamak mo rin ang iyong sarili. Wika ni Elijah. Bumilis ang pintig ng puso ni Melanie habang pinapakinggan ang mga isiniwalat na iyan sa kanya ng binata. Hindi niya akalaing magagawa iyan sa kanya ng kanyang madrasta. Wala naman siyang masamang ipinakita sa mga ito kaya nagtataka siya kung paano iyon nagawa sa kanya ng dalawa. Hindi ko alam, Elijah. Hindi ko alam kung bakit nangyayari to. Gulong-gulong sabi ni Melanie sa lalaki. Kung ako sa'yo, titigil muna ako rito. Malayo sa madrasta at sa kapatid mo. Suwestiyon pa ni Elijah. Bakit? Bakit mo nasabi? Usisa naman ni Melanie. May nabanggit sila dati na kung hindi mo tatanggapin ang offer nila, gagawa daw sila ng paraan para mawala ka sa landas nila. Napaawang ang bibig ni Melanie sa panibagong revelasyon na iyon. Hindi niya lubos akalaing may ganoong saloobin sa kanyang mag-ina. Ang bagay lamang na naiisip niya noon, kung tunay man iyon, ay dahil sa mana. Matagal nang nagganaan si Doña Lourdes na ipilit si Francine na gawing CEO ng kanilang kumpanya, ngunit hindi maaari dahil hindi naman siya tunay na anak ng kanyang dada. At iyon ay nakikita niyang buta sa masamang plano ito ng mag-ina sa kanya. Paano nila nagawa sa akin to? All this time, hindi pala nila ako tinuring na kapamilya. Kaya siguro atat na atat si Mama Lourdes na dalhin ako kaagad dito para sila ni Francine ang magpakasasa sa yaman ng dada ko. Napakasama nila. Naluluhang sabi ni Melanie. Sinabi ko ang totoo dahil sa nakita ko sa iyo na labis sa pagmamahal sa ama mo. Kaya mo tinanggap to. Eh, hindi ko naman masisikmura na magpakasasa sa perang ibinigay nila. Kung may inosenteng tao naman ang masasaktan dahil sa desisyon ko. Pero minsan naman naisip ko na tama rin pala. Kung hindi ko naman to tatanggapin, ay kakapahamak mo naman. Pero nasa iyo pa rin ang desisyon, Melanie. Bukas ang bahay para sa'yo. Pwede ka manatili dito kung kailan mo gusto. Dahil kasal naman na tayo. Ang ibig mong sabihin yung kasal lamang ang tunay sa lahat ng to? Tanong ni Melanie. Tumingin naman sa kanya si Elijah at nakatumango. Oo. Kahit naman magalit si Melanie ay wala na rin naman siyang magagawa. Nangyari na ang nangyari kaya wala na siyang mahahabol pa. Kahit siya naman talaga ang tagapagmana, kapag kumilos na ng masama at maduming pamamaraan si na Francine at Doña Lourdes, at doon na sa part na sinabi ni Elijah na siya rin ang inaalala nito, kaya tinanggap nito ang offer, ay nakaramdam siya ng kaunting galak dahil sa ibang tao niya pa pala makukuha ang pagmamalasakit kesa sa sarili niyang pamilya.
Ano pang habang magagawa ko? Andito na tayo. Nagpapasalamat na rin ako dahil sa pagsasabi mo ng totoo. Siguro kung inilihim mo to ng matagal, baka nga doon pa ako magalit sa'yo ng tuluyan. Pero dahil iniisip mo lang naman ang kapakanan ko at ang kapakanan ng iyong anak, sino ba naman ako para kagalitan ka? Eh, isang ama ka lang naman na labis na nagmamahal sa iyong anak. Kaya, kung pahihintulutan mo, maaari bang dumito muna ako? Dahil kapahamakan na rin naman ang naghihintay kay Melanie sa Maynila, ay minabuti na lamang nga niya na dumito na lang kina Elijah. Tahimik at malayo sa gulo. Mas makakapag-isip siya rito ng maayos malayo sa dalawa, lalo pa ngayon na hindi pa siya tuluyang nakaka-move on sa pagkawala ng kanyang dada. Sigurado ka ba? Handa ka bang gawin ang mga ginagawa namin dito na malayo sa buhay na kinagisnan mo? Tanong ni Elijah. Huminga naman ng malalim si Melanie. Kahit mahirap, kahit na alam kong hindi magiging madali sa akin ang lahat, I will try my very best para maging karapat-dapat din ako dito. Wala nang nag-iisa kong pamilya. At yan ay si Dada. May naiwan niyang ina at kapatid pero kakompetensya at kaaway ko naman ang turing sa akin. Walang-wala na ako, Elijah. Yung nag-iisang kakampi ko, iniwan na rin ako. Kaya sino pang babalikan ko sa Maynila? At kung bumalik man ako, mapapagod lang din ako makipag-agawan ng mana. Pagod na ako, Elijah. At ganitong klase ng buhay ang gusto kong subukan dahil nabanggit mo kanina, kahit mahirap pero masaya. At yung sayang yon, yun ang gusto kong maranasan na kahit mahirap, at least nagkakasundo at magkakasama ang buong pamilya. Hindi ba? Kaya sana matanggap niyo rin ako rito. Gagawin kong lahat para hindi maging pabigat sa inyo. Ani ni Melanie na naluluha pa. Bahagya namang napangiti si Elijah at tumangutango. So, ang ibig sabihin, handa ka nang tanggapin ang hamon na magiging isang magbubukid na rin? Taas kilay na tanong ni Elijah. Oo, handa na ako. Mariing sagot naman ni Melanie. Pwes, sa tingin ko, ang unang pagsubok mo ay ang makasundo ang manang ko. May pagka-istrikta yun at mabunganga. Normal yun sa isang ina. Sobrang linis lang sa bahay at ayaw nang tatamad-tamad. May panahon naman na mabait siya pero ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo para hindi ka na mabigla. Bawat galaw mo ay oobserbahan niya. May panahon na masusungitan ka niya pero palampasin mo na lang. Kaya nasa iyo na kung paano mo tatanggapin ang bawat magiging reaksyon. Wala pa kasi akong nagiging nobya kaya hindi naman sanay si Manang na may ibang babae akong dinadala rito. Ano, kaya mo ba? Sa tono ng mga tanong na yan ni Elijah ay tila nangahamon na ito. Sa isip niya ay mas gusto naman niya na makasama ang ganong tao katulad ng Manang ni Elijah na ipapakita na kaagad ang tunay na kulay kaysa sa kanyang madrasta at stepsister na nagbabait-baita na nasa loob naman ng kulo. Kaya kahit medyo nakakaramdam na siya ng kaba, ay hindi niya pa rin susukuan dahil ito na lamang natitira niyang alas ngayon. Oo, kahit ano pa yan. Kayang-kaya ko. Matapang na sagot naman ni Melanie kay Elijah at ikinatuwa naman iyon ng binata. Samantala, sa Maynila naman ay pinakremate na kaagad ni na Doña Lourdes ang katawan ni Don Leo. Isang araw lang buhat ng mamatay ito. Ni hindi nga mababaka sa mukha ng mag-ina ang pagluluksa bagkos ay tuwang-tuwa pa ang mga ito dahil wala nang hahadlang pa sa kanila. Pinasama na rin nilang pangalan ni Melanie sa mga empleyado, even sa mga investors ng kanilang kumpanya na kesyo mas pinili na raw mamuhay ni Melanie sa probinsya kesa patakbuhin ang kumpanyang naiwan ng kanyang ama. Sila na rin ang nagpakasasa sa yaman at si Francina ang naipakasal kay Marky Montero na dapat ay si Melanie. Matagal na itong plinano ng mag-ina at sinadyang maliin ni Doña Lourdes ang mga gamot na iniinom ni Don Leo para mas mapabilis ang pagpanaw nito.
Siya rin ang nag-ujok dito na huwag nang ipaalam kay Melanie ang kanyang pinagdadaanan dahil baka raw lalo pang mag-alala ang dalaga. Pero ang totoo, ayaw niya itong ipaalam kay Melanie dahil kung nalaman niya kaagad iyon, ay baka naagapan pa ang buhay ni Don Leo. At kapag nangyari yon, ay maisa sa wala't wala ang kanilang masama at maintim na planong mag-ina. Sa kabilang banda, unti-unti na rin humuhupa ang tensyon buhat ng mapag-usapan na ni Melanie at Elijah ang tunay na pangyayari. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain ay hiyaw naman ang mga batang umagaw sa kanilang pansin, sina Kaloy at Bitoy. Kagagaling lang nila sa eskwelahan at sinundo sila ng kanilang manang na si Manang Ama. Tay! Tay! Ako pong pinakamataas sa aming pagsusulit ngayon! Masayang pagbabalita ni Bitoy sa kanyang ama. Sa magkapatid, si Bitoy ang mas nakakaangat sa akademiko, ngunit sakitin. Si Kaloy naman ang matanda niyang kapatid, ngunit parehas lang din silang nasa ikalimang baitang dahil matagal silang huminto sa pag-aaral kaya minarapat na lamang ni naman ang Alma na pagsabayin na lang silang dalawa para mababantayan din ni Kaloy ang kapatid kung sakaling umatake naman ang sakit nito. Dire-diretso na ang pumasok ang dalawa sa loob. Dala-dala ang piraso ng papel na may nakalagay na 20 over 20 na score sa taas. Ta! Sisigaw sana muli ang dalawa na makita nila si Melanie. Tapos nakasuot pa rin ito ng puting dress na pangkasal. Tay? Sino po siya? Nagtatakang tanong ni Bitoy. Nobyo po ninyo? Dagdag na tanong naman ni Kaloy. Natigilan naman si Melanie sa pagkain tsaka napatingin kay Elijah. Halika yung dalawa. Tawag ni Elijah tsaka lumapit naman sa kanya ang dalawa. Siya si Nanay Melanie. Panimula ni Elijah. Nanay Melanie? Kunot noong tanong naman ni Kaloy. Oo Kaloy, siya na ang magiging nanay ninyo. Nakangiting sabi naman ni Elijah sa dalawa. Bigla namang lumiwanag ang mukha ng dalawa at para sa kanila ay isa itong magandang balita. Bahagya silang napangiti dahil matagal na rin silang nangungulila sa aruga ng isang ina. Talaga po? May nanay na po kami? Hindi naman makapaniwalang tanong ni Bitoy. Tahimik lang si Melanie habang pinapanood ang reaksyon ng mukha ng dalawa. Mababaka sa mga ito ang kasabikan na makilala siya at magkaroon ng isang ina. Oo, okay, sige na. Magmano na kayo sa kanya at mag-hi. Utos na Elijah. Nahihiya pang ang sumunod ang dalawa. Ngunit maya-maya pa ay sabay na silang bumati kay Melanie. Hi po! Sabay nilang sabi. Bumati na rin si Melanie sa dalawa. Hello! So kayo sina Bitoy at Kaloy, tama? Tanong ni Melanie. Opo, ako po si Kaloy. Sagot ni Kaloy. Ako naman po si Bitoy. Sagot naman ni Bitoy. Mukha namang mababait ang dalawa at disiplinado. Katulad ng kanilang ama, kaya naman sa loob-loob ni Melanie ay hindi siya mahihirapang mag-alaga sa mga bata. Oh, siya, ibaba niyo ng mga gamit niyo doon at sabayan niyo na kami rito ng tatay niyong kumain. Malumanay na utos naman ni Melanie sa dalawa at sumunod sa utos ng kanilang nanay Melanie. Ilang sandali pa ay dumating na rin doon si Manang Alma, ang pinaka-kinakabahang tagpo ni Melanie. Bitoy, Kaloy, itong mga tsinelas ninyo, hindi nyo na naman nilagay sa tamang lagayan? Palagay nyo talaga sa akin ay katulong ano? Mga batang to talaga? Unang pagtatagpo pa nga lamang ay nasaksihan na ni Melanie ang sinasabi ni Elijah na pagiging bungangera ng ginang. Kinabahan na nga siya dahil ilang hakbang na lamang ay magkikita na silang dalawa. Nakain lang po, manang. Ayusin din po namin pagkatapos. Sabi naman ang dalawang bata. Napapatingin na nga itong si Elijah kay Melanie na kasalukuyang pinagpapawisan na ng malamig at hindi na makakain ng ayos. Melanie, okay ka lang? Mahinang tanong ni Elijah sa babae. Nauutal naman itong sumagot. Oo naman. Bakit naman ako hindi magiging okay? Sagot niya. Maging ang dalawang paslit ay napapatingin na rin sa kanya nang may pagtataka. Ilang saglit pa ay nagtungo na roon si Manang Alma. Sa mga oras na yon at mabilis ang napanagpo ang kanilang mga tingin. Nakataas nga kaagad ang isang kilay ng ginang
habang si Melanie naman ay hindi malaman kung paanong kakala sa nakakatakot na tingin na iyon. Bago pa man siya maunahan pa ng takot at kaba, ay tumayo na siya sa kanyang kinaroroonan bago pa man siya tuluyang hindi na makapagsalita. Magandang araw po. Ako po si Melanie, panimula niya. Huminto naman sandali para pumuntong hininga. Ako po ang, sabay tingin kay Elijah. Ang asawa ni Elijah, pagtatapos niya. Sa loob-loob niya ay labis-labis na talaga ang kanyang kaba. Para bang gusto nang lumabas ang kanyang puso sa kanyang dibdib. At ang nakakainis pa, wala malang kare-reaction ang mukha ng matanda. Maliban sa itsura nito na talaga namang nakakatakot. Hindi niya alam kung natural ba yan o ano, pero mukha talaga siyang kontrabida sa isang pelikula. Ikaw ang Melanie? Taas kilay na tanong ni Manang Alma. Opo, ako nga po. Magalang natugon naman ni Melanie. Sa sandali yun ay pinasadahan niya ng tingin si Melody mula ulo hanggang paa. Sa tindig at kutis mo mukhang hindi ka malang naturuan ng mga magulang mo na magbanat ng buto. O turuan man lang ng mga gawaing bahay, tama? Muling tanong ng matanda. Tunay naman na nga iyon dahil sa Maynila ay halos kaliwat kanan ng kanyang mga katulong na kulang na lamang ay subuan na rin siya sa pagkain. Sa katunayan po, mga katulong po namin ang kumikilos sa bahay kaya hindi na po ako naturuan din ng mami nung nabubuhay pa sila. Abala rin po kasi sila sa negosyo namin kaya wala na po silang time. Sinserong sagot naman ni Melanie. Humakbang na rin si Manang Alma at nagtungo na sa may bakanting upuan para sumabay na sa pagkain. Yan, ang hirap sa mga mayayaman. Kaya walang kalam-alam kapag naghihirap dahil inaasa na sa mga katulong lahat. Bilog ang mundo, iha. Katulad ngayon na nandito ka sa bukid na parabang isang sundalo na wala malang kadaladalang kahit na anong sandata. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, mahirap ang buhay dito. Sobrang hirap. Kami ang matagal na nakatira rito ay nahihirapan na. E ikaw pa kayang anak ng isang bilyonaryo? Basta, hindi kita tinatakot. Pinapaalalahanan lang kita. Dahil ang ayoko sa lahat dito ay ang buhay, prinsesa. Kahit itong mga apo ko ay lumaking disiplinado at maging ang mga gawaing pambabae ay alam nilang gawin. Kaya simula ngayon, lahat ng ginagawa namin dito ay gagawin mo na rin. Dapat lang naman dahil ikaw na ang ina ng mga bata. Kaya doble-doble na ngayon ang responsibilidad mo. Kaya kung hindi mo kaya, maluwag ang pinto, pwede ka nang bumalik ng Maynila at makipaghiwalay na rito sa anak ko. Wika ni Manang Alma. Habang nagsasalita naman ang matanda, ay tahimik lamang na nakikinig si Melanie. Sa tono ng Manang Alma ay mahahalata niya na kaagad na naging maayos ang pagpapalaki nito sa kanyang anak at sa kanyang mga apo. Kaya naman, sa halip na ma-pressure sa mga patakaran nito sa bahay, tinanggap na lamang niya bilang isang pagsubok na kailangan niyang malampasan at malinis ang kanyang pangalan at pagiging mayaman na kahit ganun siya ay may karapatan pa rin naman siyang magbago at matuto sa buhay. Kaya naman buong-buo niyang tatanggapin ang hamon na iyon ni Manang Alma. Wala po akong dahilan para sumuko. Alam ko po ang lahat ng nangyayari ngayon na hindi basta-basta nagkakataon lamang, kundi para subukan ang katatagan ko bilang tao. Ngayon pa na, wala na akong pamilya. Wala nang karamay at wala nang sasalo sa lahat ng gawain. Inaamin ko po, bago lang po talaga sa akin ang mga bagay na to at ngayon ko lang po talaga ito gagawin. Pero hindi po iyon basehan para sumuko ako kaagad. Hindi po yung dahilan para matakot ako kaagad. Dahil tama nga po kayo. Nakakatakot ang mga taong hindi sanay maghirap. Siguro po yung takot na yun ay para sa mga taong ayaw talaga ng pagbabago sa buhay. Kaya ako po, handa po ako sa lahat ng mga responsibilidad na nakaabang sa akin. Handa ko pong gawin lahat yon dahil handa po ako sa pagbabago. Sagot naman ni Melanie nang may pagalang pa rin kay Manang Alma. Sa loob-loob ng matanda ay natutuwa siya sa isinasagot ni Melanie. Nakikita niya ang determinasyon sa mga ito na ang kagustuhan talaga ay matuto.
Walang arte sa pananalita at talagang porsigido. Ngunit para kay Manang Alma, masyado pang maaga para purihin ang dalaga. Dahil maaari pang magbago ang salitang sinabi kapag ginagawa niya na talaga ang mga responsibilidad na ibibigay sa kanya. Tumango na lamang si Manang Alma tsaka nagpatuloy sa pagkain. Doon sa kanilang lugar ay talagang pagtatanim ang kinakaabalahan ng mga tao. Walang kuryente kaya naman talagang kalatang lamok. Iisa ang kwarto at doon sa papag nakahiga si na Melanie at Elijah. Sa ibabang kutsa naman ay ang dalawang bata na sina Manang Alma. Unang gabi nga ay hindi pinatulog ng mga lamok itong si Melanie kaya naman bago pa man tumilaok ang manok ay gumising na siya. Sinadya na rin yung unahan ng mga manok na iyon para naman unang araw ay matuwa sa kanya si Manang Alma kahit sa totoong buhay ay tulog mantika talaga siya doon sa kanilang mansyon. Maaga pa lang ay naglinis na ng kusina si Melanie. May nakita siyang hinog na saging na saba at naisipan niyang iprito ito. Nakikita niya itong ginagawa ng mga katulong sa kanila na karamihan ay mga taga-probinsya kaya naman nakakuha siya ng ideya. Dahil may mga tirang bahaw din kagabi ay niluto na lamang niya at ginawang sinangag. Para naman mas mabigat ang sikmura ni Nakaloy at Betoy pagpasok sa kanilang eskwela. Nagpakulo na rin siya ng tubig para sa pagising nila Elijah at Manang Alma ay makakahigop na sila kaagad ng mainit na kape. Hindi na rin naman siya nahirapan sa pagluluto dahil digasul na rin ang gamit ng mga ito. Na makatapos si Melanie ay sakto naman naunang magising si Elijah. Melanie? Ang aga mo ah. Bungad sa kanya ni Elijah. Ah, oo Elijah. Gising ka na pala. Kanina pa ako gising. Nagluto na ako ng agahan. May pritong saging nga pala, sinangagad itlog. Gising na ba sila? Gisingin ko na kaya para sabay-sabay na tayong mag-umagahan. Masayang sabi ni Melanie habang ipinagmamalaki ang kanyang mga natapos ngayon. Sa isip niya ay ganito siguro ang pakiramdam ng kanilang mga katulong sa tuwing pinagsisilbihan sila. Masaya at masarap sa pakiramdam. Ang kaibahan lang ngayon ay may sweldo sila pero siya ay wala. Pero hindi na mahalaga sa kanya yon. Ang importante ngayon ay nagagawa niya na ito ng sarili niya at hindi kailangan pang ipagawa sa iba. Madali lang naman pala, sabi pa niya sa isip niya. Talaga? Niluto mo lahat yan? Hindi naman makapaniwala ang tanong ni Elijah. Oo naman, bakit parang hindi ka naniniwala? Tugon naman ni Melanie sabay nguso. Hindi naman sa ganon, hindi ko lang akalain na marunong ka palang magluto. Wika ni Elijah. Ngumiti nila ang babae. O siya, mag-ilamas ka na at gigisingin ko na rin ang mga bata para makapag-almasal na at makaligo na. Wika ni Melanie at sumang-ayon na lamang si Elijah. Nang makompleto na sila sa may hapagkainan na hindi maiwasang mapatingin ni Manang Alma kay Melanie. Bakit ang aga mong nagising? Hindi ka natulog ano? Seryoso niyang tanong. Medyo po, siguro po, namamahay pa po ako. Namamahay? O hindi ka lang talaga sanay matulog sa matigas na papag at malamok na lugar? Banat naman ni Manang Alma. Natigilan naman sandali si Melanie dahil iyon talaga ang isa sa mga dahilan niya. Hindi naman niya maitatanggi yon dahil halata sa balat niya ang mga kagatang lamok sa kanya dahil sa maputi nitong balat. May Vicks doon sa ibabaw ng aparador, lagyan mo yung mga pantal mo at huwag mong kakamutin dahil baka magsugat yan, sayang naman ang kutis mo. Dagdag pa ni Manang Alma, ngunit seryoso pa rin ang mukha. Bahagya namang nagkatinginan sina Elijah at Melanie tsaka bahagyang napangiti. Nang mapansin naman niya ni Manang Alma dahil ayaw niyang maramdaman na gumagaan na ang loob niya sa dalaga ay kaagad niyang binago ang usapan. Oo siya, magtatabas na muna ako. Elijah, ikaw na munang bahala sa mga baka. Melanie, ikaw na maghatid sa mga bata. Ituturo naman nila sa iyo ang direksyon. Madaming pasikot-sikot yon kaya tatandaan mo ha para hindi ka maligaw. Pagkarating mo ron, naiwan mo na kaagad ang mga bata doon at bumalik ka na kaagad dito para katulungin ako sa pagtatabas. Nauunawaan mo ba? Sunod-sunod na bili ni Manang Alma. Napatulala naman si Melanie at tila nakaramdam ng pag-aalala. Kahinaan niya kasi ang magtanda ng direksyon, lalo pa kapag maraming pasikot-sikot kaya naman hindi siya sigurado kung magagawa niya ba ito. Pero syempre,
dapat niyang gawin at lakasan ng loob para lalo niyang makuha ang loob ni Manang Alma. Melanie, may problema ba sa mga sinabi ko? Bakit hindi ka nakasagot? Muling tanong ng matanda. Opo, nauunawaan ko po. Nauutal niyang sagot. Tumango naman si Manang Alma at bago pa man siya umalis ay nagpahabol pa siya ng salita. Siya nga pala, yung saging. Sa susunod ay lagyan mo ng konting sunog. Mas masarap yun. Mauna na ako. Sa sinabi yun ni Manang Alma ay tila gumaan kahit na papaano ang kanyang pakiramdam dahil sa tingin niya ay na-appreciate naman na matanda ang kanyang mga niluto kanina. Nang matapos ng asikasuhin ng mga bata ay nag-ayos muna rin siya ng sarili. Konting suklay lang, sabay lagay ng clamp ay ayos na. Pinahiram na rin siya ni Manang Alma ng mga duster at maluluwag na damit para may magamit siya. Bago sila umalis ay muli siyang kinausap ni Elijah. Melanie, okay ka lang? Pansin ko kanina ka pa parang tulala eh. Kaya mo bang bumalik na mag-isa? Tanong ni Elijah na may pag-aalala. Alam ni Melanie na marami pa rin gagawin si Elijah at ayaw niya na maging pabigat at makadagdag pa sa trabaho nito kaya naman hindi na lang niya inamin sa lalaki na talagang nangangamba siya sa pagbalik. Oo naman, okay lang ako. Mabilis ko lang naman maihahatid itong mga bata dahil mabilis naman ako maglakad. Tugon naman ni Melanie nang may pag-aalinlangan. Sigurado ka ha? Muling tanong ni Elijah. Oo, promise, huwag kang mag-alala. Sagot naman ni Melanie nang nakangiti. Sige, ikaw ang bahala. Sa mga oras na yun ay nagpaalam na rin si Melanie kay Elijah at nagsimula na nga maglakad. Tara na mga bata, sabi ni Melanie. Nang makapagmano na sina Kaloy at Bitoy sa kanilang ama, ay tuluyan na rin silang umalis. Habang naglalakad sila ay hindi naman napigilan ng mga bata na mag-usisa sa kanilang bagong nanay. Nanay Melanie, panimulang tawag ni Bitoy kay Melanie habang ang babae naman ay kasalukuyang pilit na tinatandaan ang kanilang dinaraanan. Hmm? Tugon ni Melanie na ang focus ay nasa daan pa rin. Matagal na po ba kayong magkasintahan ni tatay? Tinapik naman kaagad ni Kaloy ang kapatid. Hoy, Bitoy, ano ba yung klaseng tanong yan? Hindi dapat yan ang tinatanong sa kanila. Pasensya na po, nanay. Matalino po kasi itong si Bitoy kaya matanong. Sabi naman ni Kaloy. Napatawa naman si Melanie. Kayo talaga, ayos lang yun. Wala namang problema. Sa katunayan, bago-bago ko palang talaga nakilala ang tatay ninyo. Talaga po? Patanong na tugon naman ni Bitoy. Oo, kaya nga, ako dapat ang nagtatanong sa inyo. Kamusta ba si Elijah bilang tatay? Nakangiti niyang tanong sa mga ito. Magaan din kasi ang pakiramdam ni Melanie kay Elijah at talagang gusto pa niyang makilala ang binata. Si tatay po? Mabait po si tatay. Maalaga at maasikaso. Sa katunayan po, siya po talagang nag-aayos sa amin ni Kuya Kaloy tuwing umaga. Nagluluto ng almusal namin at nagbibigay ng baon. Minsan po kapag sobrang kulit kami, napapalo niya kami. Pero nararapat lang naman po yan sa amin para madisiplina po kami. Kwento pa ni Bitoy. Bahagya namang napangiti itong si Melanie dahil ganun palang klaseng ama si Elijah. Napapangiti siya dahil sa sabi nila. Kapag mabuting ama ang isang lalaki sa kanyang mga anak ay tiyak na mabuti rin itong asawa sa kanyang kabiyak. Talaga? Ang bait naman pala niyang tatay? Tugon ni Melanie. Sandali naman siya napahinto nang muli siya magtanong. May naging nobya na ba ang tatay ninyo? Muling tanong ni Melanie. Kaagad namang umili ang dalawa. Naku, wala pa po. Sa amin pa nga lang pong dalawa nitong si Bitoy ay ubos ng oras niya kaya magnobya pa kaya? Sagot naman ni Kaloy. Namilog naman ang mga mata ni Melanie nang malamang hindi pa nga ito nagkakaroon ng nobya. Ang kanilang pag-aalala na kanyang mararamdaman ay napalitan kaagad ng saya. Natahimik po kayo, Nanay Melanie? Tanong ni Bitoy. Nautal naman ang sagot ni Melanie. Wala naman, may naisip lang ako. Tugon ni Melanie.
Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa paaralang pinapasukan ni Napitoy at Kaloy. Hindi gaano malaki dahil kaunti lang din naman ang mga populasyon sa lugar na iyon. Nanay Melanie, dito na lang po kami. Sabi ni Kaloy, sabay huminto na sila sa tapat mismo ng paaralan. Papasok na sana sa loob ang dalawa nang pigilan sila ni Melanie. Wala man lang kiss sa pisngi, sabi niya. Maraming bata ang dumaan doon at ang iba ay napapatingin sa kanila dahil siguro nagtataka sila at ibang naghatid ngayon kina Bitoy at Kaloy. Nagkatingin na naman sina Kaloy at Bitoy na parang nahihiya pa. Po? Utal na tuga ni Kaloy. Hindi ba uso dito ang kiss? Hindi ba yun ang kalimitang ginagawa ng mother and child kapag nagpapaalam na sila sa kanilang mga anak para pumasok sa paaralan? Hindi ba yun uso dito? Usisa ni Melanie. Palibhasa nga ay parehas lalaki ang dalawang bata at never pa naman talaga niyo nagagawa ay nakaramdam sila ng hiya lalo pat nakatingin ang ibang mga bata sa kanila. Sige na, wala namang masama doon. Nanay niyo ko at gusto ko simula ngayon makasanayan niyo na yung mga ganoong practice. Wika ni Melanie. Pero nakakahiya po. Baka po sabihin nila na mamas boy kami. Nauutal na sagot naman ni Kaloy. Umirap naman si Melanie. Eh, ano naman kung mamas boy kayo? Ganon talaga yon kapag super close yung bond ang mag-iina. Natural lang yon. O sige na, kung ayaw nyo ay ako na lang. Maya-maya pa ay hinalikan na ni Melanie ang kanilang mga pisngi at nagmano na rin sa kanila ang dalawa. Iya pa kayo? Sige na. Pasok na sa loob. Mag-aaral ng mabuti, ha? Huwag makikipag-away, okay? Okay po, nanay. Pasok na po kami. Sabay na tugon ng dalawang bata. Okay, sige. Aalis na rin ako. Pagkapasok ng mga bata sa eskwelahan ay muli nang tumalikod si Melanie at sa pagkakataong yon ay bigla na lamang nanlamig ang kanyang katawan. Dalawa pa lang daanan na naroon at halos parehas lamang ang itsura. Hindi niya tuloy matandaan kung saan ba sila lumabas kanina. Wala naman siyang ibang mapagtanungan dahil wala nang ibang tao roon. Maliban sa kanya at isa pa ay hindi rin niya alam kung paano sasabihin ang kanilang lokasyon. Patay, saan nga pa kami dumaan kanina? Nag-aalala lang tanong ni Melanie sa kanyang sarili. Nagbabadya pa man din ang masamang panahon kaya naman mas lalo siyang nag-aalala. Kaya bago pa man siya abutan ng malakas na ulan ay napagpasyahan na lang niya na doon na lamang sa kanang daan pumasok. Bahala na, pero feeling ko naman ay dito talaga yon, sabi pa niya. Habang naglalakad ay pilit na inaalala ni Melanie yung mga palatandaan niya kanina. Ilang oras na rin siyang naroon at dapat ay kanina pa siya nakauwi. Nakaramdam na rin si Melanie ng malaking patak ng ulan sa kanyang balat kaya naman naghanap muna siya ng maaaring masilungan. Mabuti na lamang at may maliit na kubo roon na abandonado kaya doon na muna siya sumilong at nagpatila ng ulan. Kakainis naman kapag talagang minalas ka, oo, ngayon pa talaga umulan. Tapos mukhang naliligaw pa ako. Lagot ako nito kay Manang Alma, panigurado. Maya-maya pa eh, biglang may kung anong narinig si Melanie doon sa may likod ng kubo. Takot siya sa ahas kaya naman mas bumilis ang tibok ngayon ng kanyang puso. Dahil hindi tumitigil ang ulan at ang ingay na tila kaluskos doon sa likod ng kubo, ay napag-isipan na lamang niya na umalis na lamang at baliwalain na lamang kung siya'y mababasa. Malawak din kasi ang kagubatan na iyon kaya sigurado siyang mababangis na hayop ang kumakaluskos na iyon sa likod ng kubo. Tama nga si Manang Alma na marami itong pasikot-sikot at maraming daraanan. Kaya naman hindi na talaga alam ni Melanie kung saan pa siya dadaan. Nagpatuloy na lang siya sa paglalakad kahit basang-basa na siya. Naiiyak na nga siya dahil talagang natatakot na siya. Sa ganito kasing pagkakataon ay bumabalik ang kanyang trauma noong nag-mountain climbing silang pamilya noong nabubuhay pa ang mami niya. At ganito rin ang panahon noong napahiwalay silang dalawa. At on din ay namatay ang kanyang ina dahil sa atake sa puso. Pero wala siyang mahinga ng tulong noon dahil hindi niya alam kung saan siya pupunta dahil kahinaan niya talaga ang direksyon. Labis ang pagsisisi niya noon sa kanyang sarili dahil hindi man lang niya nailigtas ang kanyang ina. Kaya hanggang ngayon ay daladala pa rin niya ang sakit at pagsisisi ng mamatay ang kanyang ina.
Kahit pinitandaan ngayon ni Melanie ang daan, ay hindi pa rin niya maalala kaya naman pa ulit-ulit niyang tinatapik ang kanyang ulo para lang alalahanin ang daan. Inis na siya sa kanyang sarili dahil sa nangyayari. Naluluha na nga ang kanyang mga mata at muli ay nakakaramdam na ng takot. Hanggang sa marinig niya ang boses ni Elijah mula sa kanyang likuran. Melanie! Sigurado siyang si Elijah yon kaya naman pagtalikod na pagtalikod niya ay sinunggaban na kaagad niya ng yakap si Elijah nang makita niyang ito nga ang lalaki. Doon ay tuluyan nang tumulo ang kanyang mga luha at humagulhol na ng iyak. Basang-basa siya ng ulan at basang-basa ang kanyang katawan. Elijah, salamat na tatagpuan mo ako. Salamat. Pasasalamat ni Melanie habang umiiyak. Binawian na rin siya ng yakap ni Elijah at doon ay damang-dama niya na ang takot ng dalaga. Huwag ka nang matakot, andito na ako. Huwag ka nang matakot, okay? Sabi ni Elijah habang hinahaplos-haplos ang kanyang buhok. Sorry, siguradong galit na sa akin si Manang Alma. Sabi ni Melanie nang humarap na ito sa mukha ni Elijah na punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, nandito na ako at hindi siya galit. Halika na. Sa sandaling yon ay huminto na rin ang ulan. Magkasabay na silang bumalik sa kanilang kubo na hindi naman namamalayang magkahawak na ang kanilang mga kamay. Sa labas naman ng kubo ay nakaabang si Manang Alma na may hawak ng tuwalya. Melanie, Elijah, mabuti naman at nakabalik na kayo. Malakas na sabi ni Manang Alma sa dalawa. Sabay sinukbit ang hawak na tuwalya sa likod ni Melanie. Mababakas din ang reaksyon ng mukha ng ginang na lapis din siya ang nag-aalala kay Melanie. Na makaligo na si Melanie at makapagpalit ng damit ay tumungo na siya sa may hapagkainan kung saan siya hinihintay ni Manang Alma at Elijah. Oh, Melanie, halika rito at nagtimpla na ako ng salabat para mainitan ang sikmura mo dahil siguradong dadapuan ka ng sipon at natuyuan ka kanina. Sabi ni Manang Alma. Hiyang-hiya naman na naupo si Melanie sa tabi nila. Hindi siya makatingin na maayos sa mga ito. Pakiramdam niya ay desmayado ang mga ito dahil simple lang naman yun pero nagkamali pa rin siya. Naging pabigat siya tuloy. Sabi niya sa isip niya. Salamat po, Manang Alma. Mahinang tugon ni Melanie na nakayo ko. Nasaktan ka ba? Nahirapan ka bang pabalik? Sana sinabi mo kanina at inamin mo para napasamahan kita dito kay Elijah. Mabuti na lang kamo at kanina pa lang ay ramdam niya na nabalisa ka kaya nagdesisyon siya na sundan ka na. Sa uulitin, magsabi ka ng tunay mong nararamdaman. Ha, Melanie? Baka ikapahamak mo pa yan. Sabi ni Manang Alma ngunit sa mababang tono. Oo nga, Melanie. Huwag mo munang isipin ang responsibilidad kung alam mo namang mapapahama ka. Ayos lang kami. At kung si Manang Alma ang inaalala mo, hindi yan galit. Diba, Manang? Wika naman ni Elijah sabay tingin kay Manang Alma. Oo naman, bakit naman ako magagalit? Ganito lang talaga ako pero hindi naman ako masama para hilingin na mapahama ka. Ay, hihimatayin ako sa iyo sa nervyos kanina nung naurasan ko ang tagal mo makabalik. Huwag mo nang uulitin yon, ha? Dagdag naman ni Manang Alma. Marahan namang napaangat ng tingin si Melanie kina Elijah at Manang Alma. Sa sandaling yon ay tuluyan na ngang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi niya na ito mapigilan dahil halo-halo ng emosyong nararamdaman niya ngayon. Salamat po. Maraming salamat po. Ang totoo po kasi niyan, kahinaan ko po talagang magtanda ng direksyon. At dahil sa kahinaan kong to, hindi ko malang nailigtas ang mommy ko. Nasa mountain climbing po kami nun pero biglang napahiwalay kami ni mommy sa grupo. Sa sandaling yun, nagsisikip na palang dibdib ni mommy. Wala na akong magawa na hindi ko maalala kung saan lalabas, kung saan ang daan. Wala akong ibang nagawa kundi ang sumigaw ng sumigaw hanggang sa tuluyan ng malagutan ng hininga si mommy. Simula nun, paulit-ulit ko nang sinisisi ang sarili ko dahil sa nangyari. Napakiramdam ko eh, kasalanan ko kaya namatay si mommy. Pasensya na po. Pasensya na po kung nadamay kayo sa kadramahan ko. Nagahalo-halo na rin po kasi ang emosyon ko. Yung lungkot, na hindi ko malang nakita si Dada na inilibing. Na hindi ko malang siya nakasama.
Patawarin niyo po ako at nadadamay kayo sa pagkamiserable ng buhay ko. Patawarin niyo po ako. Umiyak na sabi ni Melanie. Naluluha na nga rin ang mga mata ni Manang Alma sa ikinakwentong iyon ng dalaga. Dalang-dala siya sa emosyon nito, kaya sisingot-singot na lang din siya. Marahan namang inilahad ni Elijah ang isang panyo sa harapan ni Melanie. Thank you, sabi ni Melanie kay Elijah. Maya-maya pa ay nagsalita na rin ang ginang. Nauunawaan kita, iha. Ako ang dapat na humingi ng tawad sa'yo dahil sa ugali na ipinakita ko sa'yo noong una. Nasumita na kaagad kita. Pero tama si Ma Melanie. Huwag mong mamasamain yon sa dami ng mga pinagdaanan mo sa buhay. Kumbaga, ito yung pinaka-training ground mo para mas maging matatag ka. At hindi ko ginagawa yon para pahirapan ka. Gusto ko itang matuto dahil alam ko magagamit mo yan sa mga susunod pang panahon. At masaya ako na marunong ka makinig at sumunod, hindi gaya ng ibang mga mayayaman na mapagmataas at ang tingin sa aming mga mahihirap ay isang basura. Kaya bilib ako sa'yo. Ngayon pa lang ay humangahanga na ako sa'yo dahil alam kong isa kang mabuting babae. Tila gumaan naman ang pakiramdam ni Melanie sa sinabing iyon ni Manang Alma sa kanya. Ganon din kasi si Elijah dahil sa wakas ay tila nakuha na rin ni Melanie ang loob ng kanyang ina. Mabait din naman kasi si Melanie kaya naman hindi rin nahirapan si Manang Alma na makisama rito. Habang lumilipas ang mga araw ay mas gumagaan ang pakikitungo nila sa isa't isa. Mas nagiging maalwa na ang lahat para kay Melanie at talagang tulungan na sila doon sa kanilang buhay. Maging ang mga bata ay napapalapit na rin sa kanya. At talaga namang feel na feel niya na ang pagiging nanay. Minsan nga ay nakakalimutan niya na minsan na rin siyang naging bilyonaryo. Palibhasa ay malayo sa kabihasnan ay wala na siyang balita pa kay Doña Lourdes at Francine maging sa kanilang kumpanya. Halos may isang taon na rin doon si Melanie at parang nasasanay na talaga siya sa pamumuhay doon. Samantala, sa kalagitnaan ng kanilang masayang hapunan ay naistorbo naman sila ng isang katok. Nagkatinginan pa nga sila kung sino ang unang magbubukas kaya naman nagboluntaryo si Melanie na siya nang magbubukas noon. Total, malapit din naman siya sa pintuan. Sandali, nariyan na! Malakas na sabi ni Melanie. Pagkabukas sa pagkabukas niya ng pinto ay doon na namilog ang kanyang mga mata. Nagtaka naman at napatingin sina Elijah kay Melanie kung bakit tila walang imik ang dalaga at gulat na gulat sa kanya nakita. Melanie anak, sino ba yan at parang gulat na gulat ka? Tumango na rin si Elijah tsaka nagtungo na rin sa may pintuan upang siguruhin kung sino ba iyong kumakatok. Marky, anong ginagawa mo dito? Nauutal na tanong ni Melanie. Si Marky Montero, ang lalaking dapat pakasalan niya na ngayon, ay asawa na ng kanyang kapatid na si Francine. It's been a year, Mel. Wala ka malang paramdam. Wala ka na ba talagang pakialam sa kumpanya niyo? Taas kilay na tugon ni Marky. Nakatitig lamang si Elijah sa lalaking nakasuot ng itim na long sleeve na katulad ni Melanie ay amoy mayaman din. Siya lang naman kasi ang last heir ng Montero Corporation. Dahil malamog na rin sa labas, minabuti na muna ni Melanie na papasukin muna ito kasama ang isa nitong bodyguard doon sa may sala. Napatingin naman si Marky sa may hapagkainan at kasalukuyan ding nakatitig sa kanya ang dalawang bata at si Manang Alma. Magandang gabi ho, kain ho muna kayo. Magalang na bati naman ni Manang Alma sa binatang si Marky. Ngumiti lamang ito ng pilit sabay sabing, Good evening. Sa sandaling yon ay dali-dali na rin naghugas ng kamay si Manang Alma at saka sumunod na rin sa mga ito sa may sala. Tahimik lang sila habang si Marky abala sa pagmamanman sa buong bahay. Katabi ni Melanie ang kanyang asawa na si Elijah sa upuan habang si Manang Alma naman ay nasa kabila. Ang bodyguard naman ay nakatayo pa rin sa tabi ng kinauupuan ni Marky. Nakatiis ka dito ng isang taon? Takang tanong ni Marky kay Melanie. Kalmado namang sumagot si Melanie. Oo, bakit naman hindi? I found my peace of mind here na hindi ko nahanap sa Maynila. At isa pa, sandaling tumingin si Melanie kay Elijah tsaka hinawakan ng kamay nito. Nandito ang asawa ko. At ang mag-asawa kung nasaan ang isa,
Dapat andun din ang isa. Nakangiti namang sagot ni Melanie. Umiwas naman ang tingin si Marky na tila hindi nagustuhan ang sagot ni Melanie. So, mas gugustuhin mong unti-unti na mawalang legasiya na pinaghirapan ng mga magulang mo. Nang dadaleyo mo? Para lamang sa lalaking to at ganitong klaseng buhay? Seryosong tanong ni Marky kay Melanie. Diba si na Mama at Francine naman ang nagmamanage doon ngayon? Na hindi na nga nila hiningi yung tulong ko eh. Tapos may banta pa sila sa buhay ko. Sa tingin mo hanggang ngayon, saan ko dapat ipaglaban ng mga bagay na hindi ako ang may kontrol? Matagal na akong pinabayaan ng aking sariling pamilya. At ang bagong pamilya ko ngayon, yung inuhusgahan mo base sa tingin nila. Silang tumanggap sa akin. Silang tumuring sa akin na tunay na kapamilya. Maging karapatan ko sa bangkay ng dada ko na wala na rin. Kaya ano bang rason mo kung bakit ka na dito? Ayos na ako rito, Marky. At sa tingin ko, ay dito na talaga ako habang buhay. Kasama ang bagong pamilya. Paninindigan ni Melanie. Narinig mo bang sinasabi mo? Nasa Maynila ang buhay mo, Melanie. Huwag mong takasan. Alam mo bang estado ngayon ng kumpanya ninyo? Unti-unti nang bumabagsak at nababankrap. Naubos na ni Doña Lourdes sa mga yaman ninyo at naipapatalo na sa kasino. Nakipaghiwalay na rin ako kay Francine dahil in the first place, sa'yo naman talaga ako dapat ikakasal. Tayo naman talaga dapat at sinira lang yun ang mag-inang Lourdes. Nang malaman namin ni na mommy ang black secrets na lang yun, ang mga magulang ko nang gumawa ng paraan para mawala na sila sa landas namin. Naglaho na nga din sila na parang bulat, iniwan na sa ereng iyong kumpanya na matagal nang pinaghirapan ng iyong mga magulang. Melanie, this is your last chance para maisalba pang kumpanya ninyo at muling matulungan ng mga empleyado nyo na nawala na ng trabaho. Marry me, Melanie. Simulan natin muli yung mga bagay na naudlot na noong una. Alam kong confused ka pa lang din dahil maybe mabait sila sa'yo kaya baka nalalasan na nilang utak. Hindi namin nalalasan ang utak niya. Una pa lang ay pinagdesisyon ko na siya na kung gusto niya bang manatili rito ay bukas na bukas ang bahay para sa kanya. Kung ayaw naman niya, bukas na bukas din ang bahay para umalis siya at bumalik sa Maynila. Hindi ako o kami hangal para manamantala ng tao o manggipit ng tao katulad ng ginagawa mo. Gusto mong hiwalayan ako ni Melanie para pakasalan ka? At lahat ng yon ay may kapalit at pansariling motibo. Kung mahal mo si Melanie, gusto kong malaman mo na ang pagmamahal ay dapat walang kondisyon. Sagot naman ni Elijah na hindi na matanggap ang kanyang kalooban ng mga sinasabi nito. Napatingin naman sa kanya si Melanie, pasimple siyang napahanga sa sinabi niyo ni Elijah. Tunay na siyang lalaking may paninindigan. At alam din ni Melanie sa sarili niya na sigurado na siya sa desisyon niya. Ngunit magpaganon pa man ay hindi naman maalis sa kanyang isip na yung kumpanyang pinabayaan ng kanyang madrasta. Sa huling pag-uusap nila ng kanyang ama ay sariwa pa sa kanyang mga alaala mga sinabi at binili nito na si Melanie na lamang ang natatanging pag-asa ng kanilang kumpanya. Si Melanie na lamang ang tanging maaasahan niya para mapanatili ang kanilang korporasyon sa kanilang taas at maingatan ang legasiya ng mga evangelista. May bahagi na tama si Marky na hindi niya makakayang ibangon muli ang kanilang bumagsak na kumpanya kung hindi siya makikipagsanib pwersa sa mga Montero. At ang tanging paraan lang ay maipakasal siya kay Marky Montero. Noong una naman ay hindi siya tutol na makasal kay Marky dahil sa pangako niya sa kanyang ama. Ngunit simula na makilala niya si Elijah ay nagbago na ang lahat. Nagbago na ang kanyang dahilan at nagbago na ang kanyang layunin at pangarap. Ito na ang buhay na ginusto niya. At ayaw niya nang bumalik pa sa dati, na sa'yo na nga ang lahat, pero hindi ka naman masaya. Si Melanie, hayaan nating magdesisyon. Siya naman ang importante rito, di ba? Melanie, sabay tingin ni Marky kay Melanie. Hihintayin ko hanggang bukas ang sagot mo. Kapag umoo ka, iaalis na kita dito at itutuloy na natin ang kasal. Kung ayaw mo naman, sorry, pero hindi na namin matutulungan pa ang kumpanya ninyo. Dahil ito na ang buhay na pinili mo. I'm not being selfish, Melanie.
ang pinahahawakan ko lang ay ang pangako ni Tito Leon. At sana, yun din ang pahawakan mo. Mauna na kami. Babalik ako bukas sa maaga at sana yung nakapagdesisyon ka na. Sabi ni Marky, sabay tayo at nagtungo na sa labas ng bahay. Hindi na rin nakaimik pa si naman ang Alma dahil alam niya na sa pagkakataong to ay ang pinanghahawakan naman niya ay ang paninindigan ng kanyang anak na si Elijah kung hanggang saan ito kayang ipaglaban si Melanie at kung sila nga ba ang pipiliin ni Melanie. Ngunit ano pa man ang maging desisyon ni Melanie ay irerespeto nila at buong puso nila itong tatanggapin. Nang makaalis si Marky ay para makapag-usap ang maayos si na Melanie at Elijah, ay minabuti na ni naman ang Alma na pumasok na sa kanilang silid upang magpahinga na. Elijah, Melanie, mga anak, papasok na kami sa loob. Pag-usapan nyo ng maayos yan, ha? Sa inyo ko na ipinapaubaya yan at hindi na ako manghihimasok. Balitaan nyo na lang ako bukas. Mauna na kami ng mga bata. Saad pa ni Manang Alma. Bago pumasok ang mga bata ay nagmano muna sila sa kanilang tatay at nanay. Sa kabilang banda na makapasok na sa silid si Manang Alma ay tumayo na muna si Elijah upang magtimpla ng kape. Kape? Alok ni Elijah tsaka naupo na doon sa kanilang may balkonahe. Salamat. Tugon naman ni Melanie. Tahimik ang buong paligid at tanging ingay lamang ng kuliglig at tunog ng mga palaka ang kanilang naririnig. Halatang biglang lumalalim ang iniisip ni Melanie. Ano sa tingin mo? Panimula naman ni Elijah. Napalingon naman sa kanya si Melanie. Ha? Tugon niya. Ang sabi ko, ano sa tingin mo? Babalik ka na ba sa Maynila? O mananatili ka rito? Tanong ni Elijah. Kung si Melanie lang din naman ang masusunod ay ayaw niya na talagang umalis dito dahil masaya na siya sa buhay na meron siya ngayon kasama ang kanyang bagong pamilya. Ngunit bigla niyang naisip ang kanilang mga tauhan, ang kanilang mga empleyado. Sila na lamang inaasahan ng karamihan sa mga ito kaya naman hindi maiwasan ni Melanie na sila pa rin ang isipin nito na matagal nang iniingatan ng kanyang ama. Elijah, I want to be honest. Oo, nahihirapan ako magdesisyon. Kung ako lang din ang masusunod, ayoko nang bumalik na Maynila. Gusto kong dito lang ako. Gusto ko kayo lang ang makakasama ko. Masaya ako dito eh. Nandito na nakatanim ang kalahati ng buhay ko. Pero ang kalahati nito ay nasa Maynila pa rin. At nasa kumpanya na itinatag ni Dada. Bago siya mamatay, nagbilin pa siya sa akin. At nangako naman ako sa kanya na hanggang ngayon, hindi ko pa natupad. At ngayon, hindi ko na alam. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pakiramdam ko ay naiipit na ako sa sitwasyon. Sagot naman ni Melanie. Kalmado namang tumingin sa kanya si Elijah at saka tinaas ang daliri ng babae kung saan nakasuot yung sinsing na gawa sa tense na ginawa at sinuot niya rito noong kasal nila. Suot mo pa rin? Alam mo ba, habang ginagawa ko yung singsing na yan na gawa sa tanse, paulit kong iniisip kung anong klaseng babae ka pa. Dahil nga mayaman ka, naisip ko na baka ubod ka ng ate at sungit. Pero nang isama kita dito at nang tanggapin mo ang hamon ng nanay ko, doon ko napagtanto na hindi naman pala. Mali naman pala ang akala ko. Simple ka pala at ordinaryo lang din katulad namin. Walang ate sa katawan at lahat ay kinakaya mo. Kahit na hindi mo naman talaga kaya para lang makumbinsi mo si Manang Alma. Melanie, nung una, ang plano ko talaga, palayain ka na. Dahil hindi ko naman kaya na habang nagpapakasasa ako sa pera ni Doña Lourdes, ay may isang inosente namang tao na nahihirapan. Anda na akong palayain ka nun, pero nung mamastan ko ang mga mata mo, hindi ko maintindihan. Parang may kakaibang lungkot sa mga mata mo at ayoko rin na mapahama ka. Melanie, patawarin mo ako kung sasabihin ko to sa'yo. Isang taon ka na rito at medyo mahaba na rin ang ating pinagsamahan. Pero sa tingin ko eh, mahal na kita. Sorry, ayokong isipin mo na nananamantala lang ako. Ayokong... Bago pa man matapos ni Elijah ang kanyang sasabihin,
ay bigla na lamang siyang hinalikan sa labi ni Melanie. Namilog naman ang mga mata ni Elijah sa gulat dahil sa ginawang iyon ni Melanie. Hindi siya makapaniwala na magagawa iyon ng dalaga, na sa tingin niya ay parehas lamang din sila ng nadarama. Maya-maya pa ay kumalas na rin sa pagkakahalik si Melanie at saka tumingin sa mukha ni Elijah. Elijah, hindi mo kailangang humingi ng sorry ng dahil sa mahal mo ko. You're more than enough to me. Hindi matutumbasan ang kahit anong yaman o kumikinang ng mga ginto ang pagmamahal ko sa'yo. Oo, Elijah, tamang narinig mo. Mahal na rin kita. Noon pa man, mahal na kita. At huwag mong pagdududahan yan dahil sigurado ako sa nararamdaman ko. Asawa kita, Elijah. Hindi man naging formal ang naging pagpapakasal natin. Ang mahalaga ay nandito tayo at kusang sumagot ang puso ko na tinatanggap kita kahit mawala pang kasiguraduhan. Elijah, ano man ang maging desisyon ko, gusto kong panghawakan mo ang pagmamahal ko sa'yo. Ngayon lamang ako nagmahal ng ganito at hindi ko nahahayaan pa na may makapaghiwalay pa sa atin. Mahal na mahal kita. Buong pagtatapat naman ni Melanie kay Elijah. At nang gabing yon, lalong umusbong ang kanilang matinding emosyon at nangibabaw ang init ng kanilang pagmamahalan. Tuluyan na nga nilang naangkin ang bawat isa, saksi ang mga tala at bilog na buwan. Wala nang makakapigil sa dalawang puso kapag sila na mismo ang nagdesisyon kung sino ang gusto nilang ibigin. Nang sumunod na araw, katulad ng sinabi ni Marky, ay muli siyang bumalik kina Elijah. Melanie, nakapagdesisyon ka na ba? Tanong ni Marky kay Melanie. Naroon din si naman ang Alma at Elijah. Oo. Matipid na tugon naman ni Melanie na tila ba siguradong sigurado na sa desisyon niya. Wala pa rin ideya rito si Elijah dahil hindi naman siya nabigyan ni Melanie ng isang tiyak na kasagutan. At dahil nagdadalawang isip ang babae ay sigurado sa tingin ni Elijah ay pipiliin muna nitong bumalik sa Maynila para ituloy ang naudlot niyang pangako sa kanyang ama. Napangisi naman si Marky. Good. So, sasama ka na ba sa akin? Tanong ni Marky. Sandali namang natahimik si Melanie bago tuloy ang sumagot. Hindi. Sasagot na yun ang dalaga ay nabigla sila at nagkatinginan naman si naman ng Alma at Elijah. Hindi nila inaasahan ang sagot na ito ni Melanie. Habang si Marky naman ay nanlaki ang mga mata at hindi makapaniwala sa naging diretsong sagot na iyon ni Melanie. What? What do you mean? Anong hindi? Kunot na ang tanong ni Marky. Matapang naman idinipensa ni Melanie ang kanyang sagot. Hindi ako sasama sa iyo, Marky. We're good friends at ayoko masira lang yan dahil sa mga tradisyon na kailangan nating sundin sa ating mga pamilya. Nauunawaan ko na gusto mo akong tulungan. Even si Dada na maibangon muli ang kumpanya at legasya na matagal niya nang pinaprotektahan. Nauunawaan ko na nagmamagandang loob ka lang. Pero Marky, I have my own life now. Maari ko pa namang tulungan ang aming kumpanya nang hindi na kailangan pang magpakasal sa'yo. Patawarin mo ako, Marky. But there's still a lot of ways para matulungan pa ang aming kumpanya. At hindi ko isasakripisyo ang marriage namin ni Elijah para lang sa kagustuhan mo. Patawarin mo ako. This is my decision. And my decision is final. Sad pa ni Melanie. Tanggap na nga ni Marky na ganito ang magiging kasagutan at desisyon ni Melanie. Kahapon pa lang kasi ay kita niya na sa itsura ng babae ang labis na paninindigan nito sa kanyang napili. Sumubok lang siya na pag-isipin pa ito sa pagbabakasakaling magbago pa ang isip nito. Pero ngayon, tila nalaman na niya ang tunay na gusto ng dalaga at wala na rin naman siyang magagawa. Tunay na matalik niya itong kaibigan, ito sa rin ito sa iniingatan ni Melanie. Kaya naman hindi na siya kukontra pa. Bagkos ay hahayaan na lamang niya si Melanie kung saan ito masaya. I understand. I truly understand. At gustuhin ko man natulungan ka kahit na hindi na tayo magpapakasalay, hindi pa rin pwedeng mangyari. Dahil ang pagsasanipwesa lang talaga ng bawat pamilyang paraan. Pero I'm so proud of you for sticking for your own principle. Ipagpatuloy mo lang yan. And yes, you can still count on me sa ibang bagay.
Hindi na ako para pigilan ka. Malaki ka na, Melanie. At alam kong alam mo na ang tama at mali. Kung ano ang dapat at hindi dapat. So paano? Mauna na ako? Thank you for your time. Sa pagtayo ni Marky patungo sa pintuan ay sandali siyang huminto at saka tumingin kay Elijah. Bro, you won. Please take good care of her. Sabi niya at saka tuluyan na siyang umalis. Maging ang magkapatid na Kaloy at Bitoy ay naroon sa pinto ng silid at inaabangan ng mga magiging desisyon ng kanilang nanay Melanie kung sasama ba ito o hindi na kay Marky. At dahil nga mas pinili sila ni Melanie ay hindi magkamayaw sa tuwa at galakang magkakapatid at saka dali-daling lumambit sa kanilang nanay Melanie. Yay! Hindi na aalis si nanay! Mas pinili tayo ni nanay! Yay! Tuwang-tuwa na sabi ng magkapatid. Napapatawa naman si naman ng Alma sa asta ng magkapatid na animoy ang reaksyon ay nanalo sa loto. Nanay Melanie, salamat po at hindi niyo piniling umalis. Salamat po at pinili niyo kami. Naiiyak na sabi ni Kaloy. Oo nga po, Nanay Melanie. Kahit po halakin niyo kami ng halikan sa pisngi, wala na po kaming pakialam at hindi na po kami mahihiya. Promise, basta wag lang po kayong aalis. Napamahal na po kayo sa amin, Nanay Melanie. Sabit naman ni Bitoy. Sa sandaling iyon sa sinabi ni Bitoy ay bigla na lamang tumulo ang mga luha ni Melanie. Ganun na palang epekto niya sa mga bata at hindi niya akalaing mahal na siya ng mga ito. Ano ba yan? Pinapaiyak niya naman ako eh. At saka ano ba namang klase ng mga salita yan? Wala ba kayong tiwala sa pagmamahal ko sa inyo? Natural lang na kayong piliin ko dahil kayong pamilya ko. At saka mahal na mahal ko kayo. Kung bumalik ako doon, magiging masaya ba ako? Hindi, kasi mag-isa na naman ako doon at isa pa. Kayong kaligayahan ko. Hindi ako aalis at hindi ko kayo iiwan. Tandaan niyo yan. Maluha-luha namang sabi ni Melanie sa mga bata. Maging si Manang Alma ay napaluha na rin siya kalumapit na kay Melanie. Anak, salamat ha. Salamat kasi mas pinili mong kasama ang pamilya mo rito. Napamahal ka na rin sa amin kaya talaga malulungkot kami kung aalis ka. Mawawala na kami ng muse dito sa bahay. Basta sobrang saya ng puso ko ngayon na hindi mo inisip yung hirap ng buhay dito para umalis at makamtan muli ang yaman. Natutuwa ako dahil nagbago na talagang pananaw mo sa buhay. Ipinagmamalaki kita, Melanie. At simula ngayon, ako nang tatayong nanay at tatay mo. Okay lang ba yun sa'yo? Naiiyak na sambit ni Manang Alma. Lalo namang napaiyak si Melanie dahil sa paglalahad na iyon ni Manang Alma. Aminado si Melanie noong una na takot na takot siya sa matanda at inaakala niya talagang hindi niya ito makakasundo dahil sa lagi itong masungit sa kanya. Pero ngayon, ang ginang na dati ay mahigpit sa kanya, ngayon ay siya nang nag-o-offer na maging nanay at tatay niya dahil uli lang lubos na siya. Manang Alma, wala na ho ako mga magulang at labis na ikinagagalak ng puso ko na tanggapin yung alok ninyong yan. Maraming salamat po sa buong puso niyong pagtanggap sa akin. Maraming salamat po, Manang Alma. Umiiyak na naman ang sagot ni Melanie tsaka niyakap na siya ng mahigpit ng ginang. Maya-maya pa ay bumaling na naman ang atensyon ni Melanie kay Elijah na kasalukuyang nakasandal doon sa may pinto. Elijah, ang lalim ng iniisip mo ha. Hindi na ako aalis, pero parang hindi ka naman masaya. Malumanay na tanong naman ni Melanie. Lumingon naman sa kanya si Elijah. Hindi ako masaya. Masayang masaya. Hindi matutumbasan yung mga naging reaksyon ng mga anak ko at ng nanay ko dahil mas pinili mo sila. Dahil mas pinili mo kami. At masaya ako dahil doon. Marami pang pagsubok ang dadating, Melanie. At sabay nating malalampasan yun. Magtutulungan tayo. At ipangako mo sa akin hanggang dulo ng desisyon mong yan at wala nang sukuan. Dahil ako, hanggang dulo, ipaglalaban na kita. Paninindigan ko ng asawa na kita. At mahal na mahal kita, Melanie. Mahal na mahal. Seryosong sabi ni Elijah. Oo, pinapangako ko yan sa'yo.
makakaasa ka na ikaw lang din ang mamahalin ko hanggang dulo. Sa hirap man o ginhawa, sa kalungkutan man at saya, ikaw lang ang iibigin ko at ikaw lang ang gusto kong makasama. Mahal na mahal din kita, Elijah. Buong pusong sagot naman ni Melanie sa binata, sabay halik kita sa labi. Sa kalagitnaan naman ng kanilang momentum na iyon ay natigilan sila dahil meron muling dumating na bisita. Magandang araw po, dito po ba nakatira si Mr. Elijah Quinto? Tanong ng babae na nakasuot ng formal na business suit at may daladalang isang makapal at malaking attache case. Sumagot naman kaagad si Elijah. Opo, ako po yun. Bakit po? Ano pong kailangan ninyo? Nagtatakang tanong ni Elijah. Para mas makapag-usap ng maayos ay pinatuloy muna nila sa loob ng bahay ang babae. Ako po si Attorney Sandoval at ako po ang personal na abogado ng iyong tiyahin na si Ginang Esmeralda. Panimulaan ng babae. Bata pa rin kasi si Elijah ay doon na siya laki sa bahay ampunan at doon na siya natagpuan ni Manang Alma. Inampon siya ni Manang Alma at tinuring siya nitong tunay niyang anak. Dahil sa malubhang sakit ng kanyang ina na isang hostess, ay wala na itong maisip na paraan para mabuhay ang anak na si Elijah, kaya pinaampon na lamang niya ito sa bahay ampunan. Si Ginang Esmeralda naman ay bunsong kapatid ng kanyang ama at sanggol pa lamang siya nito nung makita. Palibhasa ay close na close si Esmeralda at ang ama ni Elijah, kaya naman lahat ng kanyang manat ari-arian kay Elijah niya ipinangalan. Wala naman kasi siyang alam na pinaampon ng ina ni Elijah si Elijah dahil noon pa man ay hindi talaga magaan ang loob nila sa isa't isa. Kaya naman ang ginawa ng nanay ni Elijah sa halip na ibigay na lamang ito kay Esmeralda na isang matandang dalaga ay mas pinili niyang itago ang lalaki at ipaampon na lamang. Matagal na po kayong pinapahanap ni Ginang Esmeralda, Sir Elijah. Kaya naman, bago siya malagutan ng hininga, ibinili niya sa akin lahat ng kanyang yaman sa buong Maynila at Davao. At sa inyo ito mapupunta. Maging ang kanyang pera sa bangko ay itatransfer na rin sa inyo. Ang mga sasakyan, mga negosyo, mga farm at maging ang kanyang mga asyenda sa Batangas ay mapapasa inyo na. Sabay-sabay na paawang ang bibig ng lahat ng nandoon, maging si Elijah. Hindi niya akalain ganun pala kayaman ang kanyang tia Esmeralda at sa kanya pa talaga ipapamana lahat ng kanyang yaman. Hindi nga siya makapaniwala sa sinabi niyo ng attorney. Ngunit nang makapagpaliwanag ng abogado ay doon na rin siya tuluyang nakumbinse. Bago pa nga umalis ang abogado ay iniwan pa niya nitong dalang attache case na naglalaman ng maraming pera na halos lahat ay lilibuhin. Noong mga sumunod na araw ay na-transfer na rin sa ngalan ni Elijah lahat ng titles and properties, maging ang bank account ng kanyang tia Esmeralda at nasa kanya na rin kung papaano niya gagamitin ang lahat ng mga ari-ariang yon. Elijah, I couldn't believe na mayaman ka pala. Namamahang tanong naman ni Melanie sa binata. Eh maging ako naman hindi ko rin akalain eh. Ang alam ko lang ay paborito ako ni tia Esmeralda. Pero hindi ko alam na ganito pala siya kayaman. Sagot naman ni Elijah. So, anong balak mong gawin sa pera? Tanong ni Melanie. Itatabi ko na lang siguro para sa future ng dalawa. Labis-labis yan. At secure na ang dalawang bata doon. Maging itong ating pangatlo. Natigilan naman bigla si Elijah. Ano ibig mo sabihin? Buntis ako, Elijah. Magkakababy number 3 na tayo. Masayang sabi ni Melanie. Mas lalo nga natuwa si Elijah sa balitang yun ni Melanie kaya muli niyang niyakap ang babae. Ngayon ay labis-labis na ngang yaman na meron si na Elijah na dati ay salat na salat sa buhay. Naisipan ni Elijah na i-invest ang pera sa kumpanya ni na Melanie at tulungan itong buuin naman ang pangako sa kanyang ama. Hindi naman din kasi hahayaan ni Elijah na masira na lamang ang pangakong yun ni Melanie sa kanyang dada dahil lamang sa kanya. Kaya ngayon na may kakayanan na sila ay napagpasyahan nila na magkasama nilang itataguyod muli ang Evangelista Corporation at mapabalik ang mga empleyadong nawala ng trabaho. Labis-labis naman ang pasasalamat ni Melanie kay Elijah dahil sa kabutihan nito na hindi nakalimot kahit na sobrang yaman niya na ngayon.
Sa pangalawang pagkakataon ay naikasal na sina Elijah at Melanie sa mas malaking simbahan at doon ay pinagpatuloy ang kanilang tunay na pagmamahalan. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!